isla ng Guimaras, ang isa sa pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas. Aabot lang sa mahigit 600 square kilometers ang laki nito. Sa mga nagbabalak pumunta rito, pwede kayong magrenta ng tricycle para libutin ang isla sa halagang 1,200 pesos. Isa sa tricycle tour guide ang dati ring tricycle driver na si Joel. Kung dati raw, kumikita siya ng halos 1,000 piso kada araw. Ngayon, 2,000 na. Hindi pa ako nag-tricycle. Hindi umihirap yung buhay ko. Noon nag-rerenta ng tricycle. Nang nakilala ko, bumili ako mismo ng aking sariling tricycle. Kaya nag-okay na sa ngayon. Nitong Webes, ang barkada ni na Sandra, Camille at Joseph mula Panueva, Ecija, ang kanyang ililibot. Una nilang pinuntahan ang bayan ng San Lorenzo. Meron ditong 27 wind turbines, katulad ng mga nasa Ilocos. Dito nang gagaling ang supply ng kuryente ng mga Tiganegros. Base ho sa pagsuri ng Department of Energy, nakita ho na viable site for to putting up this wind farm. Malakas ho ang hangin dito, maximum wind dito lumampas ho ng 25 meters per second during the peak demand, which is January and February. Pwede rin puntahan ang Sitio Gisi para sa malamig nitong tubig. Maganda ang mga rock formation, tamang-tama, sa Instagram o Facebook. Ang linaw ng tubig at maraming mga corals. Ito yun sa loob para matingnan nyo yung base nila. Tapos kung gusto nyo mag-island hopping, mag-inquarter sa loob. Sa dulo ng tricycle tour, isinakay ni Joel ang kanyang mga bisita sa isang bangka sa Poblacion Nueva Valencia para sila'y makapag island hopping. Ang mga lilibuting isla, ang puting rock formation na parang hugis kastilyo, kaya naman tinawag na Fairy Castle. Ito naman ang Ave Maria Islet. Makairoro via Negros hanggang dito. Ang galing niya sa tour guide kasi talagang diniscuss niya sa kami pupunta, ano yung mga experience namin sa ganitong lugar. Our experience, Guimaras is a wonderful place. If you need a place to relax and wine, so this is the perfect place to be. Huwag aalis ng Guimaras na walang bitbit na pasalubong. Ang isa sa mga delicacy, ang tawag Mango Serafina. Recipe ng mag-asawang Rodora at Rene. Ang original na recipe ng Serafina, hinaluan ng mango puree o juice. After po nating masahin, atin pong paalsahin yung yeast. Para sa coating, gumawa ng pulot o caramelized na asukal at mango puree. Lagyan natin ng glucose. At saka ito hinalo sa Serafina. Lasang-lasang mangga tsaka masarap at maluto. Nabuo siya sa tamang measurement. Hindi lang tansya-tansya, kundi minimeasure po talaga namin. Yung mango puree po, yung nakapag-okay po ng lasa ng ano, mango Serafina. Kasi nilalagay po namin siya during na magpupulot na po kami. Sa lahat ng mga masasarap na prutas na ibinigay ng Diyos sa atin, ang mangga, ang isa sa mga dapat nating ipagpasalamat. Masarap, masustansya, pwedeng ipagmalaki sa mga turista. Kaya dapat lang dito sa Guimaras, ang mangga espesyal.